Magandang gabi po mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-anim na ng ating Novena Mass para sa kapistahan ng ating patron, San Isidro Labrador. Kasama ng ating mga panalangin para sa ating pasasalamat at pasasalamat ni na Greg Tenebro, June and Belen Hunya, Alice Ganapi, Alonso Family, Yvonne and Jocelyn Fulgar Gamboa, Jojo and Giselle Somaja, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Marietta Ganapi, Nathaniel Alano, Edna Pasawa, Sherry Dimaya, Hanilet Bansuelo, at Quintano Family. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para Kinahunya Family, Fulgar Family, Pasawa Family, Alonso Family, Martin, Kathleen Ann, and Matthew Monteverde, Michael and Mildred Garcia, Josefina and Naomi Mauron, at sa lahat ng mga frontliners. Sa kagalingan ni Maribic Encarnacion, Kiko Fulgar, Alice Ganapi, Joselito Crisostomo, Teresita Quintano, at sa mga dinakuan ng COVID-19. Para sa ikalulwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya, at sa mga kaluluwa para kina Fernando, Juanaria and Lucci, Mary, Edgar, Remigio, Jovino, Cesar, Ignacia, Anastasia, Esther, Goldwyn, Gregorio and Magna, Patricio and Elisa, Juan and Ladita, Felipe Sr., Filomena, Pepito, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Danilo, Anthony Cesar, Mary Belen, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Vicente, Amia, Villamor, Procesa, Mario and Linda, Manuel II, Carolina, Eduardo, Manuel, Brigida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Vicente, Amia, Telma, Lita, Leon, Leonora, Lucino, Tashana, Pepito, Cirilo, Guadalupe, Yobino, Lamberto, Feliciano, Lauro, Jasper, Adora, Benjamin, George, Leonora, sa lahat ng mga pumanaw ng Knights of Columbus at sa mga kaluluwa ng mga namatay. Simula ng ating banal na Eukaristiya sa gabing ito, sa ika-anim na gabi ng ating Misa Novena sa kapistahan ng ating patron, San Isidro Labrador. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang paggabay, liwanag, kaligtasan dala ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Kasama ng ating mga intensyon sa ating misa, isinasama rin natin ang mga panalangin ng ating mga sponsors for tonight. Kaya hindi ng ating mga frontliners, ang ating mga medical personnel ng ating barangay. Upang tayo maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dinarangal ka namin,
sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa Jesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Sordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, bawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mo kaming magkaisa ng kalooban, ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kaligayahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at patuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra, may isang lalaking di makalakad, sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo'y may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumagaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus, nang marinig ng mga saserdote nito ang nangyari, nagdala siya sa pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ang taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni na Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag niyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan.
at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa, at ng lahat ng naroroon. Nang makalipas na ang mga panahon, hinayaan niyang sundin ng lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Pinubusog niya kayo ng pagkain at pinupuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang, Poon, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal, ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ang lumikha ng langit at sansinukob, Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Sumainyo ang Panginoon. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan, hindi sa sanlibutan?" Sumagot naman si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami ay sasakanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa aking amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo."
Mga minamahal na kapatid, ang mabuting ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po isang magandang gabi sa ating lahat. Good evening para sa ating mga tahanan nakikinig sa kanilang Facebook. Ang ating ebanghelyo at pagbasa sa araw na ito ay nakasentro tungkol sa misyon na ibinibigay at ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos. Parang tila baga, sabi ng ating ebanghelyo, ito ay nagtuturo sa atin ng mga huling sandali ng ating Panginoon na kapiling ng kanyang mga apostol. At siya nga naman ay lilisan na. 2 weeks from now, we are going to celebrate the Feast of the Ascension of our Lord. Pero bago siya lumisan, ay inihahanda niya ang kanyang mga alagad. At maging siguro tayo, pinapalalahanan niya ang ating talagang misyon, ang ipakilala ang Panginoon, ang ipakilala si Jesus sa mundo sa pamagitan ng pagmamahal. At ito rin yung, sa tingin ko, ito rin yung sentro ng ginagawang pagpapalaganap ng mabuting balita ni Paul and Barnabas, no? Bernabe at si Pablo sa ating first reading, kung saan nagsisimula na nilang ipalaganap ang tungkol sa salita at buhay ni Jesus, at kalakip ng pagpapakilala nila ay ang paggawa nila ng maraming himala. Kaya sabi ng ating first reading, napagkamalan silang mga tinatawag natin ng mga parang Greek gods, si Zeus and si Hermes. Diba? Ang dakilang si Zeus at ang taga pagbalita, messenger sa ating Greek mythology. Dahil sa ginawa nilang mga bagay na kagilagilalas. Pero sabi ng ebanghelyo natin, ang pamamaraan natin bilang mga alagad, ang pamamaraan natin ng pagpapakilala ng Panginoon, ang pagpapatuloy ng misyon ng Diyos ay sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay, pagpapatotoo, o ang pinakamagandang terminolohiya, nababanaagan ba sa ating buhay, nasasalamin ba sa ating buhay ang mismong buhay ni Jesus? There was this very beautiful analogy of St. Augustine. Dahil pinag-uusapan na rin natin ang pagpapalaganap ng pagmamahal, sabi ni St. Augustine, how are we going to describe love? Paano ba natin mailalarawan ang pag-ibig, ang pagmamahal? Sabi ni St. Augustine, what does love look like? Sabi ni St. Augustine, love has a hands to help others. It has feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see the misery and want of others. It has ears to hear the signs and sorrow of others. That's what love looks like. Na parang ang analogy, ang paglalarawan ni St. Augustine, ang pag-ibig maging ang Diyos ay inilalarawan niya sa pamagitan ng ating mga physical feature, kamay, paa, tenga, na siyang magpapakilala ng pagmamahal ng Diyos. Kaya sabi sa atin, kung nais natin na tunay na talagang maging mabuhay ang ating pagdiriwang ng ating Pasko ng pagkabuhay, the Easter is all about continuing, sustaining that love and life that the Lord have given us. Kaya kung isipin natin, ngayon ay nasa ika-anim na tayo ng Misa Nobina ng ating patron, San Isidro Labrador. No? Two stories that depicts that
Certain love, yung paglalarawan ni St. Augustine, yung pagpapakita ng pagmamahal ng ating Panginoon na pinakita rin ni San Isidro Labrador, di ba? Number one, naalala natin yung kwento ni San Isidro Labrador kung paano nag-uuwi siya ng mga mahihirap na mga kapitbahay. From the farm, from the field, going home, kapag meron siyang nadadaanan ng mga mahihirap, inuuwi niya sa bahay nila at pinapakain, no? Yung kwento na, no, yung kanilang kaldero ay malapit nang maubos pero ang dami pang gustong pakainin ni San Isidro. Kaya sabi niya kay sa kanyang asawa, sige, i-check mo pa uli. No? Pagkatapos niyang ma-check, ay puno pa rin yung kaldero ng ating ng kanilang pinaglalagyan ng pagkain. The miracle of love and sharing. Ikalawa, yung namang kwento na tungkol si San Isidro, galing siya sa pagsasaka at dadali niya sa kamalig upang gilingin ang grain of wheat. At nakita niya yung mga kalapate ay nagugutom. Kaya yung kalahati ng sako na kanyang daladala, pinakain niya sa mga kalapate. Pero pagdating niya sa gilingan ng grain of wheat, nagulat yung mga kasama niya kasi yung sako na kanyang binawasan ng kalahati para ipakain sa mga kalapate, nabuo uli, nakumpleto uli. No? The miracle that is associated with our patron saint. But more than the miracle, we see the instrument of love in the life of San Isidro Labrador. Parang sinasabi sa atin, yung palang pagtulong, yung pagsasalamin ng pag-ibig ng Diyos, hindi ito namimili na dapat mayaman ka lang, na dapat may kakayanan ka lang. Pero pinapakita sa atin ni San Isidro, kahit na siya ay mahirap, abang manggagawa at magsasaka, kaya nating ipamalas, kaya natin na ipalaganap, kaya nating magpatotoo ng pag-ibig ng Diyos kung gugustuhin natin na magmahal. It's all about love. It's all about us wanting to serve. No, kaya sabi nga naman, yung pag-ibig pala ng Diyos, ano ba yung itsura ng pagmamahal? Ito ay nakikita sa ginagawa ng kamay, ang paa marunong na tumulong, ang mata na nakakita upang tayo'y gumalaw, ang tenga na nakakarinig upang marinig natin ang pangangailangan ng iba, at tayo nga naman ay gumagalaw. No? Kaya sabi sa atin, naririto yung ating mga medical personnel ng ating barangay, when we speak about safety, nakakalimutan na nila yung safety dahil gusto nilang ipakita yung pagmamahal, paglilingkod, at pagpapakita ng pag-ibig katulad ng ginawa ni San Isidro Labrador. Amen. Sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Kristo, tayo nawa rin bilang isang pamayanan ay magkaroon ng pagpapanibagong buhay. Gawin nating huwaran ang ating patron, San Isidro Labrador, upang maisakatuparan natin ito na maging kalugod-lugod na anak ng Diyos. Buong puso tayong manalangin, Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating simbahan, sa pamumuno ni Papa Francisco, mga obispo at lahat ng kaparian sa tulong ng social media ay matugunan ng espiritual na pangangailangan ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa mga namumuno sa gobyerno, maging tapat nawa sila sa kanilang tungkulin, magbigay ng sapat na suport ang kinakailangan ng bawat pamilya at pamayanan ngayong panahon ng pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating parokya, lahat nawa ng parishioners ng parokya ay maging ligtas na sa COVID-19. Mapagtanto
ang kahalagahan ng kanilang tungkuling manatili at maging ligtas sa sariling tahanan at maging handa din naman na tumulong sa kanyang mga kapatid na nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating lahat na nakararanas ng pangamba dala ng pandemya ng COVID-19, nawa tayo ay gabayan ng ating mahal na patron San Isidro Labrador na magkaroon tayo ng payapang kaisipan at matatag na pananampalataya upang labanan ang mga hamon ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Para sa ating mga sponsor at frontliners, patuloy nawa silang pagpalain, patatagin ang kanilang loob na patuloy na maglingkod sa Diyos at sa kapwa tulad ni San Isidro Labrador. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mapagkalinga, dinggin niyo po kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong pamayanan. Gawin niyo po nawa kaming maging mapagkumbaba at matutong mag-alay ng sarili tulad ng iyong anak na si Jesucristo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng alak at tinapay, ang ating panalangin at sakripisyo ay kalugdan nawa ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Narapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay, ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhati at mo. Hosanna sa kaitaasok, pinagpalang na paririto sa
pangalan ng Panginoon. Hosana sa kataasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalod na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika. Hanggapin, ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. At kini naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami na tubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Jesucristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Santo Papa, ni Roberto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ni Maria, Birheng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, sa Isidro Labrador na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Mapasa amin ang
Tiyan mo po ito'y ngayon na aming kakain sa araw-araw at kapalit mo kami sa aming mga sala. Sana sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa puso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inilim po namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghaya mong aming pananampalataya, huwag ang mga nagawa naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayin po tayo at mahangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Naririto ang ating Panginoon Jesus, ipinakita niya ang larawan ng Ama. Mapalad tayo natatanggap ng kanyang banal na katawan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Of Spiritual Communion. Aming Jesus, nananalig kaming ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal ka namin ng higit sa lahat ng bagay at nais naming tanggapin ka sa aming kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi namin matatanggap sa banal na komunyon. Nawa itanggapin ka namin ng spiritual sa aming pagnanais na ito at pumasok ka sa aming mga puso. Niyayakap ka namin na parang naririto ka sa amin at pinagkakaisa namin ang aming sarili sa iyo. Huwag mong hayaan kami ay mawalay sa iyo. Amen. Pain I can heal where there.
I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And hunger, I can appease. Sabay-sabay nating dasalin ang ating panalangin ng Oratio Imperata. Makapangyariang Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitiyo ng maraming buhay. Gabayan niyo po ang kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal upang sila ay makapaghanap ng lunas sa epidemyang ito. Nawa ay iligtas niyo po kaming lahat sa uri ng karamdaman at pagibayuhin mo sa amin ang pagnanasang pumalinga at dumamay, lalo na sa mga nangangailangan. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo at ng Espiritu Santong magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Isidro Labrador. Ipanalangin mo kami. Ang ating lubos na pasalamat ay ating ipinapadama sa ating mga sponsors para sa ating 6 Misa Novena, Edna Pasawa, Honey Bansueto, Nathan Alano, Sheng Dimaya. At ang ating mga frontliners na ating ipinagdarasal, ang ating mga health workers ng ating barangay sa gabing ito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa buhay, sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na pagdiriwang, humayo tayo. Palaganapin natin ang pagmamahal ng Diyos sa sarili-sarili nating mga buhay. Salamat sa Diyos. Umayot'y hayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangahan lang. Ating pagdiwang pag-ibig na